pagbigay po guys sa ating pong mga panunuhin. Una sa lahat, ang ating pong tagapagsalita sa araw po na ito, ang ating kagalang-galang na rin po sa mula sa Pangasinan. Anong district na ito? Ika-apat na district na ng Pangasinan. Ang kagalang-galang Christopher de Venecia, na isa rin po na kaibigan sa pagka talagang nagasulong po talaga ng kultura at si Tom sa Kongreso. Si Tom po ang may akda, tagasulong ng Creative Cities Act. Hindi ako nagkakamali. Creative Industries. And that is the reason why he has inspired us. Kung mapapahintulutan na po rin ako mag-English paminsan-minsan sapagkat hindi naman nangangahulugan ako na nag-English po kaya hindi na po ako nagmamahal sa aking bayan. Kaya lang, natatakot lagi ako pag MHCP kasi ang sponsor na panatuntunan baka may demerits na ako. Pero gusto ko lang pong banggitin na dahil po sa inspirasyon na ibinigay sa akin ito, dito sa Lungsod, Quezon, we are vying for the Creative Cities in Film, which is a UNESCO recognition. Which was in Gilmore. Dapat ibigay
coalition na sapagkat yung Pamilang Abansenya, they wanted to split the, I guess, yung mana nila. Pero we spoke to Secretary Jerry Aguzar now of the issue, who, as you know, runs the Bataan, yung Las Casas de Aguzar. And he helped us move the house of President Quezon here in the Quezon Memorial Circle. So pwede rin po nilang puntahan niya, 70% of the house is original material. Pati yung mga maleta, mga suit, mga damit, ni Doña Aurora, lahat yan original po din ang name ng Quezon family sa atin. If it were not for our desire to preserve our culture, malamang ay na-demolish na po yung tahanan na yan. And I'm also proud because we have a monument here na pwede rin ninyong bisitahin. Ito po yung Philippines-Israel Friendship Monument na tinayo po natin during the 60th year of Philippine-Israel Friendship. And we are so proud because of that, the presence of that monument, favorite city po ng Israel ang Quezon City. At tayo po ay magkaroon ng isang sister city sa Israel kung saan nagkaroon po tayo ng signing kamakailan namin. This is the city of Rishon LeZion. No? But if you recall, President Quezon gave about 1,300 visas to the Jewish refugees. And because of that, we are forever the friend of the Israeli people. And Quezon City is the host of that friendship monument. And we were very, very privileged kasi yung dumating yung foreign minister ng Israel last week, si Israel Eli Cohen, si Minister Eli Cohen. And this is the only city he visited. Kasi gusto niya magbigay-bugay as President Quezon may come to the city named after President Quezon. And they promised to continue the friendship that was started in those days. And it's because of that monument, which we promised to enlarge and to create a plaza para pwede mag-celebrate yung Israeli people in a more meaningful way pag-Holocaust din nila. So isa rin yung sa ating mga napagtagumpayan. Pero I wanted to mention, dahil nandito rin naman ang mga historian, we are creating a heritage trail in Quezon City. Alam naman po ninyo, we have so many disconnected sites na pwede nyo sa atin. Yung Prayo Pugad Lawin, yung Balit Nawa, yung Tatlong Sora Shrine. Pero yung Bantayan ng Mga Bayani, of course, that is a private museum. No? Tapos dito sa Quezon Memorial Circle. But what we want to do now is to connect all of these and make the heritage trail of Quezon City. Kung saan bikeable siya at may maliwanag na rota kung saan lahat po ng mga gustong pumunta, pagpunta nila sa isang site, parang Starbucks Cafe, meron po magsa-stamp. Tapos pag napuntahan na po nila lahat ng mga sites ng ating lungsod, may matatanggap po sila ng regalo. So yan po yung ating ginagawa. Pero para hindi naman na napaka-boring na kanilang magpunta sa iba-ibang sites, we are establishing site museums in these different places. No? And thank you, NHG, and we were to help me, no, Ma'am Gina. But the first one is the Tatlong Sora Shrine. It will be the very first women's history museum in our country. And we are working with the Young People Women's Studies Center to put up that first one. Pero magkakaroon din po tayo ng museo para sa mga manggagawa sa Cry of Pugad Lawin Shrine. Yung Bantayo, we are going to, hopefully with your permission, download funds sa kanila para mas maganda pa ang paggawa nila pagsasayosin ng kanilang museo because it's possible for us to enter into partnerships with the private sector and download funds from the government if this is to the mutual objectives of both the private sector and the government. So may plano po tayo na doon. And we are going to infuse a lot more funds towards preserving our culture and history here in Quezon City in the coming years. So, bukod dyan, alam ng kapatid nito, ito meron tayong isang Made in QC. This is my book series of all the artisanal products of people here in Quezon City. We have preserved that in 5 books. Nanalo po yan ng international award. We have a book called Facets of Faith. Lahat po ng simbahan ng Quezon City ay ating pong inlagay sa isang na libro. We have a book called The Food Journal of Quezon City. Lahat po ng mga food establishments na dito nagsimula sa Quezon City ating din pong inlagay sa isang aklat. So, in other words, Quezon City is your partner. Quezon City is your friend. Quezon City is with you towards preserving our culture and our arts at tungo sa siguro isang kasaysayan ng mga totohanan. Iyan lang naman ang ating gusto. Ipaglaban ang katotohanan sa kalagitnaan ng fake news, sa kalagitnaan ng disinformation, sa kalagitnaan ng lahat ng mga gumugulo sa isip ng ating kabataan. Nandito ang Project Saysay. Isang bitong nagpapakita na meron pa rin pag-asa sapagkat ang mga kabataan ay naandito upang isulat
makatotohanan. At nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat sa pamamagitan ng trabaho ng ginagawa ninyo, kami ng mga mas nakakatanda ay nagkakaroon ng pag-asa na hindi mawawala ang lahat ng ating mga pinaglaban sa nakaraan at maging sa kasalukuyan. So, patayon na tayo.